there, this is Sonia. Let's talk about Philippines and Canada. And let's talk about what is the feeling of coming back home. How do you feel when you are home? I'm talking about in the Philippines. Uuwi din lang namin last 2 months ago at hindi ko alam kung ano yung nararamdaman nyo, yung feeling nyo pag umuwi kayo sa Pilipinas. Ano ba ang pagkakaiba? Bakit mas masaya pag umuwi ka sa bayan natin, sa homeland natin, compared dito sa Canada? Sa akin kasi iba yung feeling pag talagang umuwi ka sa Pilipinas. Yung ramdam mo, excited ka, iba kasi. So, let's say, pag nandun ka kasi, yung feeling mo, parang walang stress. Kasi andun yung wala kang iisipin na babayarin kasi nga on vacation ka lang. Wala kang bills na babayaran. And yung reality is, yung pati sa pagkain, kung tungkol sa cost of living about the food, and wala ka namang dirintahan sa bahay. Unlike dito sa Canada na marami kang dapat bayaran. Rent, groceries, insurance, lahat ng bills, cellphone. Yun nga yung pagkakaiba kasi pag nandito ka, you always think about those things, yung mga bills. Tapos sabihin na natin puro work, work, work para lang makasurvive sa buhay. Mabayaran mo yung bills. Kasi dito sa Canada, darating yung paycheck mo, which is life is paycheck to paycheck. Katulad ko, dahil parang ordinary lang din lang ang buhay. Kung ano yung kinikita mo, dollar, but you have to spend dollar as well. So, ganun yun. Kaya, pag umuwi ka sa Pilipinas, parang kinoconvert mo lahat yung dollar to peso. Parang yung cost of living, ang laki ng gap niya. Again, masaya pag nandun ka kasi kasama mo yung mga pamilya mo. I mean, may pamilya din ako dito sa Canada. But, I mean, my mom, my brothers, my sisters, my nieces, grandchildren, of course. Masaya dahil yung pagising mo, nandun sila, nandyan sila, kwentuhan, bonding. Ganun ang pagkakaiba. Naya, unlike dito sa Canada, pagising mo, you have to prepare yourself, going to work, ganun. Parang laging nagmamadali ka. Sa Philippines, no, hindi ka nagmamadali, gigising ka. Pero ang saya-saya yung pagising mo. Nandun yung mga kapitbahay mo, mga relatives mo, mga pamilya mo, nanay mo. Lalo ng nanay ko, 93 years old. Ang sarap na kahit may or minsan lang, doon magbabakasyon lang. Andun yung feeling ko as a daughter, hindi ko alam yung iba, pero ako kasi, ang sarap-sarap na feeling na kasama ko, nanay ko, pinagsisilbihan ko, taking care of her, like bathing, or feeding her, or cooking something na alam kong nakakasaya sa kanya. Ganun ang feeling ko, ang saya-saya. Yung iba kasi yung feeling talaga, yung parang wala kang iisipin, hindi ka nakaluto. Pwede akong tumawid sa mga kapatid ko. Ako, ito yung uuwi ako na mamaus ako dahil siyempre nagkikwentuhan kayo. Andun lahat, yung nagkikipagkwentuhan, parang ansaya-saya, parang walang katapusang kasiyahan. Hindi naman marites kasi actually pa nagkwekwentuhan kami sa buhay-buhay, ganun. Well, we don't care about other people anyway. So, kung pati nga yung anak ko, pag umuulan, andun yung naliligo siya, napipid niya yun. Nung, kasi doon, na, dyan sa Pilipinas naman kasi lumaki yung mga anak ko. So, andun din yung mga bonding nila na magpipinsan. Andun yung lahat yung bonding ng family. Bonding time with my mom. It's actually lunch time. Yung nakakapasyal ka, ang dami namin napasyalan na. Nung nandun ako sa Pilipinas, hindi ko napasyalan actually na ang dami pala magagandang places sa atin sa Pilipinas na i-compare natin dito sa ibang.
Well, there's a lot of places here in Canada too na magaganda. But parang sa akin na-appreciate ko nga yung kagandahan ng lahat ng mga tourist spots sa akin. Like katulad na napunta kami doon sa Bulilan, Salaminos, ganon, sa 100 Island. Ang saya, masaya lahat. Parang yung itong bakasyon ko na to, as in, super, super talaga na nag-enjoy ako kasama yung anak ko. And I'm very grateful din na yung birthday ng nanay ko, 93 years old, is nandun kami lahat para sa kanya. Na tuwang-tuwa siya. Malaking pamilya kami. Na nakikita niya na habang kinakanta mo ng happy birthday, napapaluha siya, umingiti siya. Ang sarap ng feeling talaga pagkasama mo ang pamilya. Dito nga, sabi nga nila, puro trabaho to survive. Sabihin na natin, back home is happiness. Philippines is nandun yung happiness. Pero sa Canada, nandito rin yung happiness and money. Nandito. Tiyaga lang ang buhay, parang ganun. Basta, ako, I tried my best na talagang gusto kong umuwi hanggang malakas pa si nanay. At para sa akin, yung makita ko rin yung buong pamilya, yung bonding ng aming pamilya. Family, culture natin yun, nasa atin yun, di ba? So, ang sarap ng feeling talaga. Kayo ba? Di ba? Super excited. Yung bago ko umuwi, parang hindi ka na makatulog. Parang makuwi ako sa Pilipinas, ganun. Kung pag-uusapan natin talagang napakamahal dahil sa ticket, kailangan mo ng konting pasalubong. Pero hindi naman yung very demanding yung mga pamilya ko eh, na, uy, pasalubong namin. Kung wala, wala. Kung meron, meron. They're very grateful for that. Pero, ang makita nila din ako is masaya. Masaya, kwentuhan, video, okay. Yung nandoon yung kung ano yung ginagawa ng Filipino, the best is yung video. Nagkataon din na fiesta sa amin. So, fiesta, birthday ng nanay ko, family reunion. So, ang saya-saya. Diba? So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano yung feeling na pag umuwi ka sa Pilipinas. Kayo din ba? Ganon din ba ang feeling nyo? Bye!